You talk to us as if you are still under your mga colony time. Parang tauhan ninyo kami na kung magbigay kayo ng aid, maraming kondisyones. Dito sa droga, makinig kayong mabuti. Oy, mga Amerikano, hindi nyo yung style ninyo na pag hindi na hinto yung patayan, ganon, yung aid or assistance ninyo, hindi ninyo ibibigay sa amin. Para kaming aso na may tali, na sabihin mo, next time, yung pan naming assistance, itatapo namin doon sa malayo. Pero hawakan ka para tayong aso na pag ganun na hindi natin maabot na bunganga. Ganun kayo eh. Ganun kayo. Napakasyadong mababa ang tingin ninyo sa amin. Kasi dumaan nga kami yung kolone ninyo, akala ninyo, bata-bata pa rin kami ninyo. Eh, pues, hindi yan. Marami ang lumaban sa inyo yung panahon na yun. Marami nagpakamatay because ayaw nila kayo. Isa doon siguro ang mga minuno ko. Kasi ako na insulto sa ginagawa ninyo. Huwag na kayong magsabi, ay, anong ibig sabihin, Duterte, ganun. Hindi namin sa maintindihan. Hindi maintindihan. Simple lang. Huwag mo kaming bastusin. Total, mabubuhay rin kami. Baski na papano, mabuhay kami, baski wala kayo. Yun lang. Yung pagbabastos ninyo. So you are easy with words like yan. Kasi kayo mga Amerikano, wala sa inyo yan. Pero sa aming mga Orientals, lalo na Pilipino, lalo na more sensitive sa insulto eh. Parang gano'ng gawala yan. Bakit? Anong tingin mo sa amin? Butit na lang kasi ako ang na-encuentro ninyo. Kayong iba. Hindi kayo makabalik dito. Insultuhin ninyo ng gano'n yan. So, that is the long and short of really my quarrel with America. You do not know what dignity, the pride of the person is. Wala kayong, mawalaan ang muka eh. Pag mawalaan ang muka, parang sinampal sa publiko, tapos talaga tayo dyan. Yan ang ibig kong sabihin. Huwag kayong magpaikot-ikot kayong mga Karen Davila na what sige ask. Yan ang rason. Yan ang rason kung bakit. Diretsuhin ko na lang.